dito tayo ngayon sa Christmas Rock. Sa episode na to, mangunguha tayo ng tahong. Nandiyan lang sila sa paligid, yung mga tahong. Kasama natin, Mampi, Nico, at first appearance ng dalawang miyembro ng Katarok. Katarok Ate B and Katarok Kuya Elo. Guys, silang dalawa practice lang dahil nanggaling sila sa karamdaman. Ngayon, kasama sa healing process nila yung paglanghap ng sariwang hangin. So, nandito sila ngayon para maglakad, mangisda rin, pero hindi yung katulad na dating ginagawa namin pangisda. Okay guys, tara, simulan natin. Tsaka, pala mga Katarok, syempre, lagi namin talaga ang aming mga fishing rod para pangingisda ng pangulam. Lagi na nating dala itong fishing rod para sa pangingisda ng black tail, yung paborito naming isda, dahil yun ang madaling hulihin. Okay. Guys, si Mampi, swerte talaga ito. Oh, may huli. Always Mampi. Yeah. Wow. Hey, nice one, Mampi. Yes. What? Wow. Yo, he swallow, Mampi. Sumabit. May huli sana kaya lang sumabit. Sumabit. So, mga Katarok, ito yung mga tahong. Ito, dito tayo mangunguha maya. Ayan, dami. Ayan, tahong yan. Hihintayin lang natin na mag-low tide pa ng konti para hindi tayo nababasa ng alon. Mas malalaki doon sa kabilang yun. Kaya lang, hindi tayo pwede pumunta roon dahil medyo malalim pa. So, maaring dito lang tayo kukuha. Malalaki na rin. Ayan o, ang dami. Thank you.
allowed lang tayong kumuha ng 30 pieces per license. So, meron kami apat na lisensya dala, o 120 pieces, pero siguro hindi na tayo kukuha ng mahigit sa daan dahil sobrang dami na yun. Siguro kukuha lang tayo ng mga 50 to 60. Uy! Sige, 80 lang. Sige, kumuha tayo ng 120. Balar! Iyan yung adon, baka tayo. Sampu ka na ang dito. Hindi naman makita ang muscles. Kita yan ako lang. Yan. Okay. Katarok. Tapos na kaming kumuha manguha ng tahong. So lilipat na kami ng pwesto. Lipat kami ron sa lugar na pwedeng makahuli ng isda. Dito kasi sobrang mabato, tapos medyo malalaki pa yung alon. So lilipat kami roon sa medyo may kalayuan. So tara, samahan nyo kami maglakad. Guys, ganda ng dunes dito. Para kang nasa desert. Sukatin natin itong isda kung papasa sa size limit. Cob, don't cob, that's a cob. You okay. See? And then fork length. So this is belong to fork length. Yeah. 50. 50. Yes. 50. So pasado ito guys dahil 50 centimeters siya. Pwede natin kunin. Yes. Okay. Good. Katarok, takalian. That's break. That's break. May huli na kaming siguro mga ilan na? Tatlo from morning. Mga lima na. And then kasama yung magandang size na muscle cracker. Nakadalawa na rin ako, kaya lang walang ano, walang video. Ngayon, walang tayong dalang kutsara. Eh,
to, kamayan. Ay po, mga katarok. Adobong manok at saka itlog na may kamatis. Sarap. Sarap. Tapos na namin manangalihan. Ayan, ganda na ng tayo ng tubig. Medyo malalim na. So, fishing na uli. Guys, ulit tayo ng live bait. Lipat ulit tayo ng pwesto. So, nakalima tayo rito sa lugar na to. Limang blacktail, tapos may kumagat kay Nico na hindi na kuna ng video. Eh, hindi namin alam kung ano dahil ang paen niya ay malaking banhak. So, baka pating o maaring malaking cob. O, lipat na ulit tayo. Paano tayo? Malapit na sa sasakyan. Okay. Thank you.
Ante? Ah, Richard. Richard. Ah, okay. Good luck. Yung layo. Katarok, ito na yung nahuli namin plus yung tahong. So itong mga isda linis na natin dito para pagdating sa bahay, linis na, luluto na lang. Anyhow, magtira na ito siguro. Yan lang, at saka sana ito pala, no? Dalawa mga katarok. Yun, nagkahiwa-hiwalay na ng lakad. Alas 4 ng hapon. So, oras na para umuwi. Natarok, ayun na sila. Ngayon, alas 4 ng hapon. Uwi na. Tara, uwi. Katarok, naka-uwi na tayo ng bahay. Tapos medyo ginabi tayo. Ah, medyo madilim na. So kailangan pa nating iluto yung ating mga nahuli. Ito yung huli ni kong malaki. Gagawin nating sweet and sour. Tapos mag-iihaw tayo ng blacktail. Magpiprito tayo ng banak at saka blacktail. Tapos meron tayong tahong inihaw, tsaka inihaw na tahong, ito pang ihaw at tsaka tinola, ginisa sa kamatis. Ano ba tawag sa tahong na ano? Tinolang tahong, ginisa sa tinolang tahong. May katulong tayo ngayon, guys, sa pagluluto si Ka-sister. Ako yan. Kaya medyo mabilis lang ang gagawin natin pagluluto ngayon. Okay. Ay, na konti. Ay, pag-minister man siya eh. Ito ang sweet and sour. Tapos maghanda ng kanyang ang kanyang mga ingredients. Sorry, meron tayo dito ng kutsilyo pa. Ito. Kulang sili. Sibuyas. Luya. Tsaka bawang. Ito ay sarili lang, pang sariling recipe lamang ito, pang sariling luto. At saka itong carrots. Carrots. Katarok style. O, simulan na natin. Ito ay inilagay na namin yung kawali kanina, kaya ito ay mainit na. Kaso wala akong sandok, lo. Kasister. Wala akong sandok.
Sabi kaya akong ano? Hindi ka natamaan. Maano kaya? Mainit pa kaya? Ilagay na natin. Sana naman hindi magkalsikan. Pagka nagtalon ako, pasensya na. Mga katarok, pasensya na ulit ha. Ito yung piniprito namin hanggang ngayon, hindi pa namin nabaligtad. Ayun, parang medyo mahina ang apoy. Ngayon, habang niluluto siya, lutuin na rin natin yung sauce dito sa kabila. Ito yung mga ingredients niya na sinabi natin kanina. Luya. Basta style katarok ito. Lagay na rin natin ito sibuyas. Isama na natin yung bawang. Sabay-sabay na. Diba? Yan. Tapos, kanina habang wala akong ginagawa, naglagay na ako nitong parang palapot niya, maizena, cornstarch. Lagyan ko ng konting ketchup para may kulay ng konti. Ito ibubuhos lang natin dun sa isda mamaya pagka naluto na si Abiga. Pag makintab ang mukha ko, pasensya na ha, kasi diretso dito ay malayo-layo pa ang bahay namin dito, mga 45 minutes drive pa. Kaya sorry na lang kung makintab. Lalagay ko na ito ngayon. Inumin ko na yan. Style tarok. Wala sa libro. Lagay na natin itong carrots. Lagay natin na konting paminta. Ayan, parang makanta ang tubig. Tapos, lagay natin ng konting asin. Ayan. Kalikoy. Kalikoy. Ayan eh. Ayan. Guys, ito yung ating iihawin. Lagyan natin ang aroma. Okay, salang natin. Pag medyo naluluto na, ipisay natin ang lemon. Wala kasing kalamansi dito sa South Africa, kaya lemon. Pero kung may kalamansi, mas masarap kalamansi. Ay, luto na to. Nakalimutan ko nga pala mga katarok kanina. Nilagay ko na dun yung brown sugar para sweet and sour. Nilagay ko na ng suka dun sa sauce na ginawa ko kanina. Nalimutan ko lang sinabi. Ngayon ay luto na ito. Ito na yung carrots na, ilagay na natin ito, kunting pang dekorasyon. Siling pula. Tapos huwag natin lutuin masyado. Naman lang siya, parang pampabango lang ba? Yan. Tapos, tikman na natin. Ayos na. So, hintayin na lang natin ito. Malapit na rin natin baligtarin. Tapos, ibububo na natin dyan. Pagpatanggal sa kawali. Okay. Guys, ito na. Ready na. Babaligtarin na natin. Patulong natin si Katarok Nico. Hirap baligtarin, guys. Okay, malaki. Ay, so, bang tagal pa niluto. Sabagang nag-struggle ka mo. Okay. Ito. Ay, masunog. Patay. Okay, ayos lang yun. Kasi salt and sour na yun. Masunog, diba?
So, ano yun, ma? Sweet and sour pala. Yeah. Burn, sweet and sour. Salt and sour ang sabi ko. Kaya, makapit na. Ang dali. Ito yung ating tahong. Pinulang tahong. Siyempre, mantika. Sibuyas, luya, at bawang. Kunin natin yung sibuyas. At medyo namula-mula na yung sibuyas, sunod natin yung ating bawang. At sabagan natin yung luya. Dapat pala nauna nga yung luya kaysa sa sibuyas. Hintayin lang natin medyo mag-golden brown. Sibuyas at saka yung luya. Bawang. Tapos sunod natin yung lagay natin yung ating tahong. Gisa natin to ng konti. Ako hindi ako naglalagay ng tubig dahil itong tahong, sadyang may sariling sa tubig. Ito na lang ang ating hihintayin lumabas ang kanyang tawan. Tutulog yan. Oops. Okay. Lagyan natin ng konting-konting asin dahil itong tahong, maalat ito. Konti lang. Okay, katarok. Nahango na namin yung malaking isda. Hindi na namin pinakita dahil madugo ang nangyaring paghango. Lalagay na natin ito ngayon prito. Dito na rin sa pinagtutuhan. Niluto na namin lahat yung aming nahuli. Binigyan na namin yung mga kasama namin yung pagbuhat kanina. Pag-iisa. Lagay na natin lahat. Dahil gabi na rin. Kumakain na. Ayan. Okay. Okay guys, check natin itong tahong. Bumubuka na. So, hintayin natin kumulo ng konti. Yan mga 2 minuto. Tapos okay na siya. Ngayon, lagyan natin ang sili. Mga katarok, luto na rin yung ating inihaw. So, ayan, lalagyan ni ko ng lemon. Tapos, dagdagan natin yung tahong. Sarap yung inihaw tahong. Para habang naghihintay tayo ng pagkaluto ng pritong isda, ay luto na rin itong ating tahong. Ang isda. Okay, hawain natin yung isda. Yun. Okay, hawain natin. Lagyan natin yung tahong. Todo na. Ang matitira, kung may matitirang sa mga tahong na yan, bukas umaga. Sabaw ng tahong. Dagdag din tayo ng konting tubig dahil request ng ating mga kasama sabaw. Okay. Ayos na. Katarok, luto na. Nakahanda na. Ito yung ating tahong na tinola. Sausawan. Ito yung ating inihaw na blacktail. Ito yung ang sarap. Sweet and sour. Tapos meron tayong mga prito. Ito yung mga pritong blacktail. Okay, may tahong uli rito. Tapos yung ating inihaw na tahong. Okay.
Kain na tayo. Tawagin ang mga kakain. Guys, kain. Tum, kain. Kain po tayo, mga katarok. Kain ay? Taho. Ngayon, ang request daw nila ngayon eh, ano? Kamay. Nakakamay. Kamayan. Ito guys, sabaw ng tahong. Ngayon. Ang hang, sarap. Lipat natin din ang ibang pinirito. Tama kaya itong ginagawa at nakakamay tayo? Pwede yan. Ano nga yan eh. Para pili niya. Harabas si style to. Yeah. Hapunan ito, hapunan. Na ano pa? Na, na. Sunog? Sunog. Medyo grabe kami ng kain. Alas, mag-alas 8 na. Lasa ang sunog ko eh. Lasa rin ang sunog. Not really. Ay, mag-iba-ibahan ko lang. Harabas style to. So, masarap, ninaw. Yung ano yung huli ni Nico, yung naglo tayo eh. Layon-layon naman namin ni Kuya ni, ano, ni Uncle Elo. Gusto kong magpunta doon para maano kayo, may video kayo. Hindi pa rin nakuhaan. Hindi, naglagay din si, ano, si Kuya mo Elo. Kita talaga kita. Hila kayo, no? Ano kaya yun? Maganda kasi layo. Kaso lagot agad, unti ng action. Mabuti na lagot. Kung hindi na lagot, dala ka. Bagsak siya sa bato. Eh hanggang saan ang ano mo? Hanggang saan ang tubig ng kawad? Yo, I was already by my hips. Hips? Saan bang hips to? Yun, nahulog talaga si Rico ko sa ilo sa bato. Dahil sa hila nung ano, nung isda. Buti na lang nalagot. Bo. Ay ano na nga yun, incoming na yun ko eh. Aba, delikado kaya yun. Hindi ko malasahan eh. Sabi yan. Baka mag-mastay dito. O, kain-kain, tapos ano? Ang tawag na kumakain, nakamaskam, hello? I mean, nakatotok siya na camera. Ano na, papasukan. Kung sa ulan yan, ang piyas lahi sa'yo yan. Ano lang, papasukan. Sarap din ang kain ng nakakamay. Paano kaya namin uubusin tong mga ito lahat? Kung nandito sana si Brad, si Ate Ed, si Inla, kulang biho tong kanin na ito sana. Guys, medyo battery natin nawa-flat kaya putulin natin dito tapos taposin na rin namin ang kami na lang. Para mabusog yung ibang gusto kumain. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please share and subscribe. And like. Please like. Bye!